Hello Scorpio, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Scorpio. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Oops! Ito ay general reading Scorpio, pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuisyon sa panunood, Scorpio. Oops, sorry. Okay. Scorpio, mayroon nga 3 cards dito. Ang first card natin is follow daw your intuition. Sundin mo daw kung ano yung sinasabi ng instinct mo sa linggong ito. Relationship din, if halimbawa na nahihirapan kang i-express yung nararamdaman mo, sa linggong ito daw is binibigyan ka ng chance or pagkakataon ng universe na i-express mo. Be expressive. Express your sensuality. Kung gusto mong i-care ang isang tao, gawin mo siya. And iwasan mo din sa linggong ito yung mag-alala. Don't worry, be happy. Wow. Parang related siya sa Pisces. Panoorin mo, Scorpio, yung Pisces. Kasi sa Pisces, ganun din eh. Pinapag-relax yung Pisces ng universe sa linggong ito. Okay, Scorpio, transformation. And get the big picture. Okay, guys. Scorpio, sinasabi ng Brasio dito na may posibleng pagbabago. Parang Phoenix kasi siya. Pwedeng babangon ka sa kung ano man na pagsubok na kinasasadlakan mo. Isang fresh new beginnings na posibleng darating sa'yo. May transition, transformation sa buhay mo, physical, mental, emotional, or financial. Okay? And dito naman, sinasabi na mabibigyan ka ng pagkakataon ng universe na makaakyat doon sa pangarap mo. Diba? Sa dreams, sa hope in dreams mo, sa goals mo. Parang bibigyan ka ng pagkakataon ng universe na maabot kung ano man itong pinapangarap mo sa buhay. So, kung ano man itong pagbabago na ito na posibleng darating sa'yo, i-grab mo yung opportunity na to. Kasi eto na yung chance na pwedeng maabot mo talaga lahat ng pinapangarap mo sa buhay. Okay, first card is 5 of Autumn. Nakakaloka yung baraha mo, ah. Pareho ng Pisces. Okay, so posibleng may magre-reach out sa'yo. May taong kailangan ng tulong mo. Mapa-financial man siya or emotional, pero literal financial to. Pwedeng may isang tao na may pinagdadaanan siya sa financial, sa pera, and gusto niyang umutang sa'yo or humingi ng pabor. Or ikaw to, na may problema ka sa pera, siguro may naisip kang isang tao na pwedeng hinga ng tulong or financial help. Oh, pareho din. Pareho din siya ng Pisces. Sinasabi ng baraha na planuhin mo yung mga next move mo, lalo na kung long term ito. Okay? Kailangan mong magkaroon ng pasensya dahil marami pang darating sa'yo na pwede kang subukan. Okay? Maraming pagsubok pa. And Ace of Bottom, sinasabi na ganun din sa Pisces, isang windfall o isang unexpected inflow ng money, may perang parating, advices, help, assistance, or yung ginagawa mo sa ngayon na trabaho ay posibleng magiging successful siya. And posibleng may mga yon transformation, fresh new beginning sa iyong career, pwedeng lilipat ka ng ibang trabaho na mas mataas yung sweldo or mas maayos yung pasahod or kano pa man. Next is Queen of Spring. Yun na nga, huwag kang masyadong mag-alala. Don't worry, be happy. And magtiwala ka sa sarili mo. Believe in yourself. Kasi
maraming mga tao sa paligid mo, mga wonderful individual na posibleng tutulungan kanila. So, bigyan mo ng oras ang sarili mo, bigyan mo ng oras ang trabaho, balansehin mo yung work and home life mo or yung personal life or career. Oh, double card, dalawang baraha, Ace of Bottom and King of Spring. It's a manifestation na isang financial windfall, windfall of money, or pwedeng meron ditong mga leadership awards, or pwedeng merong unexpected na suporta na matatanggap ka. Pwedeng may ma-promote dito, tataas ang konti yung sweldo or yung position sa trabaho. Nine of Bottom, sinasabi ng baraha na bigyan mo yung sarili mo ng reward sa linggong ito, dahil sa deserve mo naman eh, 'di ba? Deserve mong like it, 'di ba? I-treat yung sarili mo and i-cherish yung sarili mo na mag-isa lang, parang ganoon. Alam mo 'yung ano? Like gusto mong magpagupit, gusto mong magpa-manicure, pedicure, kung babae ka, kung lalaki na magpagupit, gusto mong bumili ng mga underwear or kung ano pa man damit. Pwede mo yun magawa sa ngayon, okay? I-treat mo yung sarili mo kasi deserve mo naman yun. Kasi after mong ma-treat yung sarili mo, after mong bigyan ng regalo yung sarili mo, mas magiging motivated ka. Okay? So, etong the moon is dito siya sa dolphin. Yun, it's a confirmation na huwag kang masyadong mag-alala, huwag kang masyadong matatakot. Okay? Harapin natin kung ano yung sitwasyon. And as long as na naniniwala ka sa sarili mo, 'di ba? Believe in yourself. Hindi ka dapat natatakot. Okay? Kahit na sabihin mo na maraming pera dito na parating sa linggong ito, kahit sabihin natin ng Scorpio na uulan ng pera, make sure din na i-manage mo yung pera mo ng maayos. Okay? Kailangan nating balance sa pag-spend and sa pag-save. And hinay-hinay din sa paggastos, lalo na kung pwede mong i-treat yung sarili mo pero yung hindi sobra-sobra. And iwasan mo din yung sobra-sobrang pagpapautang or pagbibigay ng pera. Justice card, if may contract na pipirmahan, dokumento, papeles, kailangan mong i-verify, i-review yung mga detalye. Baka may mga mali. May mga documents, letters, information na mali. Pwede mo pang ma-correct. Okay? May kaso ka naman na involved ka sa kaso, posibleng mapanalo mo siya sa linggong ito, or kung may ka-discussion ka, may kaaway ka, or may kasalungat ka ng point of view, pwede din na manalo ka sa pakikipag-usap sa kanya. Okay? So, thank you guys and see you again. Bye!